Kung mapapansin po ninyo, lumaki po siya. Ito po yung tinatawag na alphanumeric. Combination po siya ng number sa liter. Lumaki rin po siya. At saka meron na rin color code dito sa taas. At saka merong barcode dito sa gitna niya. Per region, magkakaiba na naman po ang color code ng mga plate number natin. Kailan naman po ang registration o renewal ng registration ng motor ko? Pag na po natin pakialaman itong tatlong litros dito sa uli, ganyan po yan, ganyan natin basahin yan. Ibig sabihin, certain week po ng August ay magre-register na po ako. Sabi niya doon sa manual niya, may nakasulat po kasi doon, may instruction doon. It shall be position horizontally at the lower, on the lower portion of the headlamp. Huwag po tayong mag-attach ng kung ano-ano dito sa ating plate number. Violation po yun, 5,000 po ang multa nito kapag nahuli tayo na may ibang naka-attach dito sa ating plate number. Magandang araw po sa atin lahat. Team Responsible po, muling nagbabalik. Pasensya na po kayo, ngayon lang ulit tayo makagawa ng video. Gawa ng busy sa trabaho. Ngayong araw po, gusto ko pong pag-usapan natin o gusto ko pong i-explain sa inyo yung bago natin license plate o yung plaka ng ating mga motor. Yung bagong license plate kasi ngayon ay ibang-iba na po siya. Malaki siya, tapos yung alphanumeric o yung letter sa kanumber dun ay lumaki rin siya, saka color coded, saka may barcode na rin siya. Yun po yung gusto kong explain sa inyo ngayon, pag-usapan natin ngayon. Tingin lang po tayo ng pwedeng magilitan at magpahinga rin tayo. Habang nagpapahinga po tayo, explain ko po sa inyo, pag-aralan po natin yung bagong license plate ng ating mga motor. Ito po yung bago nating plate number ngayon. Kung mapapansin po ninyo, lumaki po siya. Itong alphanumeric po dito o combination ng number sa kaliter, ito po yung tinatawag na alphanumeric. Combination po siya ng number sa kaliter. Lumaki rin po siya. Itong meron pong first number dito, saka last liter dito. Bali, tinakpan ko lamang po siya. At saka meron na rin color coded dito sa taas. At saka merong barcode dito sa gitna niya. Ngayon naman po, kung makakita kayo ng plate number na walang color coded dito man sa taas o di kaya dito sa baba, plain white lamang po siya, ang motor na yan ay binili o nakaregister o ang mother file ng motor na yan ay dito po sa NCR or National Capital Region. Dito po siya nakaregister. Kahit sa probinsya po kayo makakita ng plaka o license plate ng motor na plain white lamang po yan, ay dito po sa NCR, nakaregister ang motor na yan. Kahit sa probinsya po kayo makakita yan. Ngayon naman po, mula car hanggang Caraga ay may color coded po yan. Ngayon, mula car hanggang Caraga, happy na naman po yan. Car hanggang region 5, dito po sa taas, top portion, nakaposition yung color coded ng plate number natin. Mula naman po sa region 6 hanggang Caraga ay dito sa lower portion, naka-position yung color-coded nila. Ngayon naman po, per region, magkakaiba na naman po ang color-coded ng mga plate number natin. Sa Cordillera Administrative Region, ang color-coded po nila doon ay kulay pink. Kung makikita po kayo ng plate number na color pink, doon po sa Cordillera, nakaregister ang motor na yan. Sa region 1 naman po, ang color-coded nila doon ay green. Sa region 2 ay red, region 3, blue, region 4 ay purple, ito po sa akin. Sa region 4B ay orange, sa region 5 ay gray. Ngayon naman po, mula region 6 hanggang Caraga, dito naman po sa lower portion, nakaposition yung kanilang color coded. Sa region 6 naman po, ang color coded nila doon ay purple naman po siya, kabaliktaran ng itong motor na to, ay itong plate number na to sa akin. Purple siya pero dito sa top portion nakalagay. Ngayon, sa region 6, purple po siya pero dito sa lower portion, naka-position itong color coded nila. Sa region 7 naman po ay orange, sa region 8 ay green, region 9, red, region 10, gray, region 11, blue, region 12, brown, at saka Caraga po ay
color pink, kabaliktaran din ng car. Itong barcode dito sa gitna, hindi pa rin po nagbabago ito. Kahit dito sa lower portion yung color coded nila, itong barcode dito pa rin po sa taas, center portion. Kailan naman po ang registration o renewal ng registration ng motor ko? Meron po kasi akong nabasa o nakita sa post sa FB na nagtatanong siya kung kailan yung registration ng motor niya. At saka may nag-comment na sabi niya, ganito rin yun eh. Yung pang-apat niya dito ay O. May nag-comment na October daw kasi ang alam nila dito, zero ito. Hindi po ito zero, kundi liter O po ito. Para hindi po kayo malito, ang tandaan po ninyo, alphanumeric po ito. Ibig sabihin po ng alphanumeric, hati po ang ating plate number ng 3 number saka 3 liters dito sa bandang kanan. Ngayon, paano natin basahin ito kung okay lang ang registration ng motor ko? Dito po tayo mag-base sa pangatlong o last number pag na po natin pakialaman itong 3 liters dito sa huli. Ganyan po yan, ganyan natin basahin yan. Hindi po ito zero. O sinasabi ng iba, October daw, hindi po yan. O po ito, liter po ito, 3 dito sa bandang kanan. Yan po. Dito lang po tayo mag-base dito sa bandang kaliwa sa 3 number. Ngayon, ang registration ko ay sa August. Ito po yung month, saka ito yung week kung kailan yung registration ko. Ibig sabihin, second week po ng August ay magre-register na po ako. Ganun po yun, wag po kayong malito doon. Ngayon naman po, kapag nakuha po kasi natin itong plate number natin, may kasamang RFID sticker po yan. Saan naman natin ilalagay yung RFID sticker? Nung kinuha ko po itong plate number ko, tinanong ko po mismo doon sa LTO, doon sa nag-release, releasing area nila, kung saan ikakabit o ilalagay yung RFID sticker. Tayo po tayo sa harapan. Kung makikita po ninyo, kung hakaharap natin yung motor, bandang kanan po siya. Kung nakasakay naman tayo, bandang kaliwa. Ngayon, nakaharap po kasi tayo sa ating motor, bandang kanan po siya. Sabi niya doon sa manual niya, may nakasulat po kasi doon, may instruction doon. It should be positioned horizontally at the lower, on the lower portion of the headlamp. Ito po yun, lower portion ng headlamp. Ito po sa bandang kanan kapag nakaharap tayo sa ating motor. Huwag po kayong malito doon. Yung iba, dito po sa kabila nila nilalagay. Mali po yun, dito po sa bandang kanan kapag nakaharap tayo sa ating motor. Dito banda natin, ikakabit o ilalagay itong RFID sticker natin. Yun po yun. Balik po tayo doon sa plate number. Ngayon naman po, may nakikita kasi ako, may nakakasabayan ako sa kalsada na may mga ibang naka-attach dito sa kanilang plate number. Violation po yun. Mali po yun. Huwag po tayong mag-attach ng kung ano-ano dito sa ating plate number para pumurma siya o pumugi yung ating motor. Okay naman yun. Kasi kasama yun sa pag-aalaga natin, papurmahin natin, papupugiin natin yung ating motor. Pero violation po kasi yun dito sa ating plate number. Kung may nakaibang nakatouch dito, violation po yon, may huli po yon. Ang sabi niya doon sa Joint Administrative Order 2014-01, failure to attach or improper attachment, tampering of authorized motor vehicle license plates and or third plates sticker. This includes the attachment of any unauthorized, ito po yung sinasabi ko, any unauthorized plates or any accessory or device to and or around the authorized motor vehicle license plate, or any manner of attachment that impedes in any way the visibility or reflectivity of the authorized motor vehicle license plate and or the third plate sticker. May multa po yan. Magkano multa dito? 5,000 po yan. O, nandito sa Joint Administrative Order ng 2014-01. 5,000 po ang multa nito kapag nahuli tayo na may ibang naka-attach dito sa ating plate number. Kaya ganito lang po siya. Huwag na kayong mag-attach na kung ano-ano pang pang-forma dyan sa ating motor. Plain lang po ito. Ito lang po dapat nakakabit plate number natin dito sa tamang lagayan niya. At saka, kung nga pala sa tamang lagayan, dito lang po siya. Kaya mayroon po itong nakalagay, nakapasadya dito na lagayan ng plate number natin. Hindi po dito sa side, hindi po dito sa kabilang side, hindi rin dito sa taas. Dito sa taas may nakikita ako, dito sa may taas nila nilalagay eh. Dito po sa tamang lagayan natin, i-attach itong plate number natin. Bawal lang any attachment. Bawal po yan. May violation po yan. May multa po yan.
yun po yun para sa ating kalaman. Sana meron po kayong natutunan kahit na papaano. Ito ko lang po kasing ituro sa inyo, i-refresh natin para maunawaan at ma-remind po tayo tungkol sa pag-attach ng plate number at saka kung anong ibig sabihin ng bagong plate number natin. At sa mga bago pa lang po dyan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para ma-notify po kayo pag mag-upload po ako ng bagong video. Kita-kita ulit po tayo sa susunod na ating video. Thank you and God bless.